Paalang araw sa inyo mga ka-MP, for today's vlog, isishare ko lang sa inyo ang aking magandang experience. Naging proud ako sa sarili ko kahit hindi man ako isang engineer o hindi man ako naging architect. Eh naging proud ako dahil tapos pala ng video ito ay para maiwasan ang pagkakamali na nangyari sa kasamahan namin dati na mga contractor. Kasi kamali tayo sa construction site, ito ay makaka-apekto ng malaki sa ating trabaho. Halimbawa kasi pag nagkamali ka, eh, maraming materialis na maapektuhan, masisira. Oh. At pangalawa, imbis na tapos ka na doon, masasayang yung panahon mo, yung oras mo, di ba? Mga ka-MP, i-share ko lang sa inyo yung experience namin nakaraan. Kaya lang, kaso ito, drawing na lang kasi wala na akong copy nung mga nakaraan namin ginagawa. Ngayon, kung mapapansin nyo, dalawang kopong ban yan. Yung isang kopong ban, yan yung ginawa ng contractor. Ang contractor na nilagay ko, ang pangalan nila ay Cuatro Cantos Company. At ito naman yung sa akin, yung sinusupervise kong project, Foreman Aldrin. At ang pinangalan ko ay KMP Company. So guys, ipapakita ko sa kanyo yung pinagkaiba namin. Pero sa totoo lang, ang ginagawa namin ay isang design lang. Ayan. Kung mapapansin nyo, ito ituturo ko sa inyo. Tingnan nyo itong roof beam. Yung roof beam niya, ayan na, dito, di ba? Tapos itong I-beam niya, ipinatong niya. Pinatong niya lang sa roof beam. Oh. Ngayon, ito naman sa akin. Itong roof beam ko, parang nilagyan ko pa ng paa, yung pedestal, parang pedestal. Ayan, nilagyan ko. Ayan. Kasi, yan yung ano ko, yan yung naisip kong ano. Kasi, base sa plano, sa ano, dalawang klase lang kasi yung binanggit kong plano rito kasi hindi ko naman kasali yung electrical tsaka yung plumbing dito. Kaya ang nilagay ko lang, two types of plan lang. Meron yung tinatawag na structural design tsaka architectural design. Itong si Cuatro Cantos Company, sumunod siya sa plano. Yan, tingnan mo. Sumunod siya sa plano. Structural design. Ang kaso, nung pagsunod niya sa plano, di nilagay niya yung I-beam, pinatong niya dyan sa biga, nilagay niya yung tinatawag na hardiplex sanepa. Kaso sa design, meron pang molding. So, kumbaga sa ano, sa pagdating sa architectural design, may molding pa, tapos may bintana sa baba. Ngayon, dahil sa sumunod siya sa plano, eh yung ceiling eaves niya, ayan o, tingnan nyo. Yung ceiling eaves, yung tinatawag na ceiling eaves, o yung kung sa Tagalog yata dyan, eh, bulada, tumama siya doon, no? Mas malalim pa siya sa bintana. Ngayon, kung nakikita natin, kung nakikita nyo guys, yung moldings na design na dapat ay dito pa yun sa ibaba, kinain ng kisame. So, ibig sabihin, mababa talaga to. Ngayon, ngayon guys, ipapaluanag ko naman yung sa plano namin kay MP Contractor. Tingnan nyo guys. Kung mapapansin nyo, yung kala, ito, yung kala Cuatro Cantos Company, nakapatong siya sa biga. Samantalang ako, yung ginawa ko ay yung I-beam. Ay, nagkaroon pa ako ng parang pedestal na paa. Ngayon, bakit ako naglagay ng pedestal na paa? Samantalang sa structural design, hindi ganyan dapat ang ginawa ko. Ngayon guys, bakit ako itong ang dahil lang ko dyan? Kasi meron tayong tinatawag na architectural design. Pag sinabing architectural design, ito dapat yung lalabas sa gawa natin. Yung kaya ang nangyari dyan, hindi ako sumunod sa structural, ayan, nakalay. Hindi ko sumunod sa structural plan. Pero tama ako pagdating sa architectural plan. Ito, tingnan nyo guys. Yung tinatawag na hardiplex sa nepa ko, ayan na yung ceiling ko. Kumbaga, tapos ito, ayan guys, moldings. Ito yung moldings. Nasa baba na siya ng ceiling. Tapos yung bintana ko, andito na sa baba. Kumbaga, kitang-kita na malayo ang pinagkaiba namin dito ni Cuatro Cantos Company. Ayan. Pero hindi ko naman sinisisi si Cuatro Cantos Company dahil sumunod naman siya sa structural design. Lesson nga pala sa video na ito, kung halimbawa nag-start ka na mag-layout ng bahay, nagagawin mo, dapat nakikita mo na rin yung architectural design. Kasi ang nasanay kasi tayo na ang pag nag-uumpisa pa lang, ang tinitingnan lang natin ay yung structural. Minsan kasi may mga design na
hindi tumutugma sa structural design kumpara doon sa architectural. O kaya minsan may tinatawag tayo na architect perspective. Minsan hindi natin makikita 'yun kasi nakafocus lang tayo sa structural. Siya nga pala mga ka-MP, ako nga pala si Aldrin Ramores na nakahandang i-share sa inyo ang aking mga pagkakamali sa construction site. Nang sa ganon ay hindi na ito mangyari sa inyo. Kung nagustuhan mo nga pala ang aking mga video, baka naman pwedeng paki-like, share and subscribe mo at paki-click na rin ang notification bell. Nang sa ganon ay ma-update kita sa aking mga bagong video na gagawin. Sa muli, sana'y may natutunan kayo sa aking mga video at God bless po sa inyong lahat. Ingat!